Hello, good morning, magandang araw sa aking mga kababayan na mga Pilipina, Pilipino, kung sangsala sulok man kayo ng mundo. Magandang buhay sa inyong lahat. Magandang buhay sa ating lahat. Ako po ay isang Pilipina na naninirahan sa Japan. Ang gusto kong ikwento, yung naging buhay ko dito sa Japan ng almost 30 years. Dumating ako ng Japan is 19 years old. Dumating ako ng Japan, tourist visa yung ginawa ako dito. Invited ako sa isang kasal ng Hapon. Ang mismong nag-invite sa akin, ang nagpapakasal sa akin, nang dumating ako dito, siya yung nag-invite sa akin, isa niyang kamag-anak ang kinasal. Tapos in-invite niya ako dito para makapunta ako ng Japan. Tapos pinakasalan niya ako. Kaya nabigyan ako ng visa na spouse of Japanese citizen. Yun doon nagsimula ang aking kwento. Nang dumating ako sa Japan, ang yung naging asawa ko po ay may dalawang anak. Yung isang anak niya is high school at yung isang anak niya is nasa grade elementary pa po. Tapos, kasama ang nanay niya, naninirahan sa amin. Simpleng buhay lang ang buhay ko dito nung dumating ako kasi nga naman nag-asawa ako, hindi ako pwedeng magtrabaho. At saka, noong 1987, nang dumating ako sa Japan, ang hirap ng trabaho ng mga Pilipina. Kung makapagtrabaho ka man, yun ang tinatawag nila na misusubay sa atin pa yun is mag-hostess ka lang, magtatrabaho ka sa mga snack bar, Philippine pub, mga yun ang tinatawag na umise. Ngayon, known na yun sa atin. Pero nung kapanahunan ko po, kapanahunan na matagal na kasi, nung time ko po, nung panahon na yun, yun bang parang masakit man sabihin, pero iba ang mga iniisip ng mga Pilipino. Nung time na yun, pagaling ka ng Japan, sinatawag kami na Japayuki. Masamang ibig sabihin ang Japayuki, kaya hindi yan pinapagamit ngayon. Sorry sa pagamit ng salitang Japayuki. I'm sorry po. I'm sorry po sa lahat ng mga nag-Japan nung mga time na yun. Pero sa totoo lang, hindi maganda ang ibig sabihin ng Japayuki. Kaya, kung maaari lang, wag natin gamitin yun kasi nakakasakit yun ng loob ang Japayuki. Nung time ng 1987 po, ang Japan is malakas pa yung negosyo, kahit anong inegosyo mo dito sa Japan, mag-success ka talaga dahil nga naman, ang dami nilang pera. Parang, pag nagtrabaho ka sa gabi, ang dami nila, may kaliwat kanan, may tip ka. May mga tinatapon sa pera sa daan. Ay, hindi ko lang alam, basta may mga maraming news na ganyan. Ang maganda dito sa Japan, dahil nga malinis yung kalsada, yung mga public toilet, public CR nila malinis, yung mga ganon, malinis yung mga toilet sa mga department store, basta malinis talaga. Hindi tulad sa atin na magbabayad ka pa ng 5, 10 pesos, 5 pesos. Pag pumasok ka ng CR sa department store. Nasusubukan ko yun nang umuwi ako ng Pilipinas. So, ikwento ko din yun. Pero sa ngayon, kwento ko sa inyo. Nang dumating ako sa Japan, ay naging ano lang ako. Naging housewife lang ako. Pero may kunting suporta sa naging asawa ko. Kaya yun ang pinapadala ko sa Pilipinas. Sa aking mga magulang, sa nanay-tatay, at saka sa mga kapatid. At may isang anak akong nasa Pilipinas. Ako po ay nagluluto, naglilinis, naglalaba. Yun ang naging trabaho ko dito sa Japan. Wala akong alam na mga Japanese words. Ayun bang salitang Hapon? Wala akong alam nang dumating ako dito. Dito ko na-try nag-aral. Ang ginagawa ko para matuto ako, nanonood ako palagi ng TV. Yun ang ano ko, yun ang tekniko. Pero lalo na yung mga drama-drama dahil nga naman siguro sa homesick, napaiyak ako sa drama kahit hindi ko maintindihan yung mga salita. Nung time nang ako dumating sa Japan, nagkasakit yung bali nanay ng asawa ko. So si nanay nagkakasakit po.
kaya araw-araw ako nagbabantay sa hospital. Every 3 months, umuwi kami ng Pilipinas. Yun ang pinaka, yun bang, parang, nagpasalamat ako na ganun yung asawa ko, na lagi niya akong pinapauwi ng Pilipinas. Kasi nga naman, alam niya, nahuhumsik ako. Mahirap mahumsik. Kaya umuwi ako 3 months, or pinakamatagal na yun, 6 months. Lagi akong umuwi, kahit na, konting panahon lang, mga 5 days, mga 6 days sana, 1 week. At least nakaka-uwi ako, nakikita ko yung mga anak ko, yung anak ko at saka mga magulang ko. Lagi kaming, pag umuwi kami ng Pilipinas, nagtutour kami at saka namamasyal. Tapos pag bumalik naman dito sa Japan, ganun, simpleng ano, housewife lang po. Hanggat nagkasakit yung nanay ng asawa ko at nagbabantay na ako sa hospital, araw-araw akong pumupunta doon. May cancer siya, stage 4 na nang malaman na may sakit pala siyang cancer. So wala nang lunas yung sakit niya, binabantayan ko na lang sa hospital hanggat dumating ang panahon na wala na yung nanay niya. Ibig sabihin, pumanaw na po siya. So nung time na yon, wala na rin akong binabantayan sa hospital, nagpaalam ako sa asawa ko na magtrabaho ako. Doon nakapagtrabaho ako, nagsimula ako ng trabaho sa isang snack bar. Yung snack bar dito, mga Hapon yun, mga Haponesa yung mama doon, yung mga manager doon, mga Haponesa. Ako lang yung Pilipina. Ang gawain ko doon is tagatimpla ng alak. Nasa loob ka ng counter. Imagine natin ha, may counter, nasa loob ka, tapos sa labas ng counter, may mga customer nakaupo, makipag-usap ka. Pero hindi ako masyadong makipag-usap dahil hindi naman ako marunong maghapon. Nagtitimpla ako ng alak, inuutosan ako na mag-slice ng mga prutas, mag-slice ng mga gulay para sa mga, yung bang pulutan. Ganun po ang naging unang trabaho ko dito sa Japan. Experience ko po yung papainumin ka ng alak na yung alak, yung wine, mga ganyan. Dito ko lang unang na-experience yun kasi wala naman yan sa Pilipinas. Na-try kong mainom sa Pilipinas, istanduay lang at saka beer. Kaya dito ako nakapakainom ng mamahaling inumin, yung mga champagne, yung mga wine. Dito ko na-try yan nung nagsimula akong magtrabaho sa snack bar. Nung magtrabaho ako ng snack bar, yung asawa ko po ay mahilig talaga siya mag-iinom ng mga foreigner na ano ba yun? Yung mga Philippine pub. Tinatawag yan dito, Philippine pub sa atin. Kung tatawagin yan sa atin, mga night club. Pero dito, tinatawag namin yan ng Philippine night pub. Parang ganun. Ang mga trabahante doon is mga contract worker, mga entertainer, ang mga trabaho. So, masayaw sila, may showtime sila, may banda, may mga kumakanta, yung mga ganun. Yun ang pinupuntahan ng asawa ko. So, simula nang dumating ako, nakauwi ako ng Pilipinas, tapos nakabalik ako dito sa Japan. Umabot na ng isang taon mahigit, magdalawang taon. Parang ganun, yung buhay ko dito sa Japan, as in normal lang, kasi nga naman, binibigyan din ako niyan ng suporta para pampadala sa Pilipinas. May trabaho na rin ako sa snack bar, so may kunting sahod para madagdagan yung padala ko sa Pilipinas. Nakatulong din yun sa pamumuhay ng aking mga magulang. Itong kwento kong ito tuloy-tuloy ko hanggang ngayon ng simula nang dumating ako ng Japan hanggang ngayon ay itutuloy ko po, matatapos na po itong video. Ito may kasunod po ito na sana makukuna ng leksyon sa mga gustong pumunta ng Japan. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na video.